Kung meron kang 100,000 pesos and invest mo ito for 5 years sa SPC Power Corporation, ang iyong investment ay tumubo ng 93% galing lamang sa dibidendo na binibigay ng kumpanyang ito. That's around 93,000 pesos. Pero sa loob ng 3 taon na kanilang dibidendo na binibigay sa kanyang mga shareholders ay continuous na bumababa. Kaya naman, ang kanilang share price ay bumubulusok din pababa. Sa kabila ng pagbagsak na kanilang share price, ang tanong ngayon ay maganda na ba bilhin ang SPC Power Corporation? Yan ang ating pag-usapan ngayon. Kung bibilhin mo ang SPC Power Corporation ngayon, kailangan mo ng 11.97 billion pesos. Ang kanilang revenue ay nasa 4.5 billion pesos at ang kanilang kinikita naman ay nasa 11.63 billion pesos. Now, in comparison sa kanilang free cash flow to their average, pinapakita dito sa atin na bumababa ang kanilang free cash flow. Dahil sa kadahilanan na ang kumpanya ay nagka-transition na over the years kasi naka-focus lamang sila sa pagbibigay ng dividendo sa kanilang mga shareholders at hindi na masyadong pinapalago ang kanilang mga businesses. Pero ngayon, naghahanap ng ibang source of revenue para magpaganda over time ang kanilang businesses. Sa kabila ng pagbagsak ng kanilang share price, ang kanilang PE ratio in comparison sa average ay halos pareho lamang. So nangangahulugan nito na halos nasa fairly valued lamang ang kanilang share price ngayon in terms of multiple valuation. Kung mag-invest ka ngayon sa kanyang current performance, 8 years bago maibalik ang iyong initial investment. Isa sa mga advantage sa pag-i-invest sa SPC Power Corporation over the past 13 years ay talagang mas malaki lagi ang kanilang cash available kaysa sa kanilang utang na kinikater. And ngayon nga lamang ang kanilang cash available ay nasa 4.6 billion pesos pero wala silang utang na kinikater talaga ngayon. At dahil maganda ang kanilang earnings ngayon, ay patuloy silang makakapagbigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. Isa pang advantage dito sa kumpanya over the past 18 years, ang kanyang return on assets average ay nasa 13.73% and over the past 5 years ay nasa 14.13%. Pinapakita dito sa atin kung gaano ka-efficient ang company sa pag-deploy ng kanilang capital to produce returns sa kanyang mga shareholders. Sa pinaka-latest valuation ko dito sa kumpanya, in terms of 11 metrics valuation method na ginamit natin, ang average intrinsic value ay nasa 9.82 pesos per share. So, in terms of this, nasa 22.76 upside potential lamang ito. Pero guys, kung gagamitin natin ito ng assumptions based sa nakita nating historical information ng kumpanya kanina, ang nakuha kong intrinsic value dito ay nasa 11.37 pesos per share. At mayroong buy below price na nasa 7.96 pesos per share. So, malapit nang maabot ang kanyang buy below price. So, kung naghanap pa ng kumpanya na mataas ang bigay ng dividend sa kanyang mga shareholders na nasa power sector, pwede mong inilagay na ito sa iyong watchlist. In comparison naman sa mga competitors ng kumpanya, over the past 1 year, ang performance ng SPC ay bumagsak ng 13%. Now, in terms of management naman, ang mayroong pinakamaganda ay ang SPC Power Corporation. Ang kanilang return on assets in trailing 12 months ay nasa 14%. Ang kanilang average ay nasa 13.78%. Halos siya yung mayroong pinakamataas na return on assets on average. At itong kumpanyang ito ay walang utang na kinikiter. So, bihira ka lang makakita ng kumpanya na walang utang pagdating sa power stocks. However, pagdating sa forecast, wala tayong nakita. Ang mayroong pinakamataas na forecast dito ay ang Aisin Corporation na nasa 26.43%. Over the past 21 years, ang price return ng kumpanya ay nasa 324% lamang. But guys, kung titignan natin, kung isasama na natin ang total returns ng kumpanya including ang dividend, ang total returns na ng SPC ay nasa 733% in comparison sa SPY lamang nasa 321% lamang. Pinapakita dito sa atin na sobrang ganda talaga ng pagbibigay ng dividendo ng kumpanyang ito over the past years and also lagi niyang nabibit ang US Index. Ito naman yung mga nanalo ng aking portfolio tracker. Congratulations sa'yo kasi ikaw yung unang nanalo ng tracker ko. And also, congratulations, congratulations, and also, congratulations. And email nyo lang mga ako sa nagpapapap dyan ng email address, definitely ibibigay ko ito sa inyo. And again, congratulations.